Okay, mga kabro, magandang umaga sa inyo lahat dyan. Nasa ngayon mga kabro, bali videoan ko lang yung mga ginagawa namin kagapon. Ito kasi mga kabro, ang ginagawa namin, bali naglalamit kami ng mga plywood dito sa kitchen cabinet. Sabihin ko lang sa inyo kung paano gawin ang paglalamit, kung paano ang proseso sa paglalamit sa mga cabinet na hindi mahirap. Yun mga kabro, ituro ko sa inyo o pakita ko sa inyo kung paano gawin. Mga kabro, hindi basta-basta. Kasi lalo na sa mga amo natin na gusto pulido, yun, kailangan natin na ipulido din ang ating gawa. Kasi kadalasan mga kabro, kung sa iba lang, kasi nakita ko sa ibang mga, kasi ako mga gawa ko, alam ko yung mga masikot-sikot sa tungkol sa paglalamit. Kasi yun ang trabaho namin. Na may nakita ko na mga formica, mga kabinet o ibang mga design sa mga ibang bahay, lalo na sa mga mall, nakita ko yun. Mayroon na may awang, may punting awang talaga yun. Kailangan ang gawa mo ay way awang, pulido. Na yun, yun ang ipakita ko sa inyo. Bago ang lahat mo, intro mo tayo. Okay mga kabro, ito na yung ano natin, kitchen cabinet. Yan. Hindi pa nakalaminate kaso yung kadugtong dito binaklas na namin. Ito na yun siya. Tapos yung naka-L mga kabro, ito na yun mga kabro. Bali na laminate namin yung naka-L. Ito na yung niya. Gawa namin. Binaklas namin ito mga kabro para hindi magkawang ang paglalaminate. Oras kasi mga kabro, tulad yung sinasabi ko na nakaraan, oras kasi kung dito natin sa loob ilamit, yun ang dahilan na magkawang-awang yung mga tugtong katulad ito, magkawang-awang yan. Pag hindi masyado ano, kasi lalo yung likod, yung backing, yun, kailangan din na sa labas natin ano, ilamit, kailangan natin baklasin lahat. Ito na yun na nilamit namin, nakita natin yung sitwasyon na bulido talaga. Yan, tingnan nyo. Maigi. Oh. Oh. Yun siya mga kabro. Medyo nahuli na yung paglaminit yan dahil ay ano kasi yan mga kabro. Tambol yan sa poste na yan. Oh. Continuous lang namin. Kailangan dito sa loob na ilamit yan kasi oras na na ano, baka magkawang-awang din kaya yun. Nayawang yung stas. Oh. Kaya dito na ilamit sa loob. Okay lang siya. Nakaangat na yan siya. Yan, tingnan yun. Ang pulido ng gawa sa anil na kabro. Ang pulido ng gawa. Ng gawa ng finishing carpenter. Yan. Ito na yung backing sa dito mga kabro. Ito na yung backing na nilaminit ko kagahapon. Yan. Ang paglamit sa backing mga kabro, kahit hindi gaano maganda yung katuan dahil ay nakatapal naman yan siya. Ang kailangan natin yung ayusin ng paglamit dito sa mga siding. Ito siya. Ito naman yung ilamit ko kagapon mga kabro. Ito ay bottom. Ito ay bottom. Bali, tinaob ko lang para hindi magasgas. Yan o. Ang paglalamit mga kabro pagdating sa mga kantuan, lalo na sa mga botong, kailangan dito mga kabro, hindi dati yung mabungi dyan. Kasi oras na yung maijingan mga kabro, kung may bungi yan, nakita yung bungi, useless lang mga kabro ang pulidong gawa kung may bungi. Kaya ang paglalamit, ingatan talaga natin. Yan. Oh, kita naman natin na walang bungi. Ganoon din kabro, ganoon din sa top mga kabro. Lamit ito. Ito ang top mga kabro. Yan. Mga kabro, nakita natin yung gawa kagahapon o gawa namin kagahapon ay ito lang ang natapos namin. Kasi mga kabro, ang paglalaminit, kailangan natin ng ayusin. Yun. Tapos, ang paglalaminit mga kabro, kailangan natin ang pagpunas ng rugby ay hindi lang isang beses lang, kundi
apat na beses, lima. Kailangan itang pagpatungin ang RB. First coating, makapapatuyin mo lang unti. Tapos pangalawa, second coating, patuyin din. Basta makapatong ka ng mga lima, apat, ganun. Pwede na pagdikitin ng pormika at saka yung plywood. Kasi mga kabro, kung bitin ka sa rugby, kung isang punas lang mga kabro, yun. May puruan pa aangat ang pormika mo. Yun ang kadalasan na yung iba ay umaangat ang mga pormika dahil sa kulang ng rugby. Yun. Tapos, ang pagpunas din sa rugby, mga kabro, hindi yun na punas ka ng parang ano, parang semento na makapal. Nipisan mo lang first coating. Huwag yung kapalan. Huwag mong biglayin ang rugby. Kaya yun ang dahilan talaga, mga kabro, na lubo-lubo ang gawa mo. Lubo-lubo ang pagkagawa mo. Pagdikit sa formika. Yun. Kailangan na ayusin ang pagpunas. Kasi, mga kabro, formika ito manipis to eh. Hindi katulad sa mga makapal, katulad ng ano, binil yun. Hindi ganun ang pagpunas sa ano, binil na punas ka na punas lang. Kasi, porkit binil, punas ka po, punas kay punas lang. Kaya, ito ay formika ito manipis na ano to siya. Kaya, yun, ayusin natin ang pagpunas ng rugby. Ayan. Okay, mga kabro, itong video na ito, mga kabro, ay bali, ishare ko lang to sa mga gawa na katulad ko na finishing carpenter. Kasi mga kabro, dito sa gawa namin, marami kayong matutunan dito, marami kayong makita dito na ano mga design. Yun. Lahat ito, mga kabro, kinuha kasi namin lahat ito. All, yun kasi itong gawa namin dito, electrical, carpenter, mason, installer of ano, ceiling, paring, ganon, lahat. Tapos vinyl, lahat yung tiles, lahat mga kabro. Ang pinting lang ang kasama namin. Binukod namin pinting kasi may contractor kami na sa pinting din. Kaya yun, plumbing, lahat ito mga kabro. Inuwaan namin yun. Abangan na lang, okay mga kabro, abangan na lang natin yung susunod na video na i-upload ko. Hanggang dito lang muna. Bali, kung matapos itong mga ginagawa namin dito sa kitchen, yun, videoan ko lang kasi may mga hangin kabit ito mga kabro eh. Dito sa record camp, may mga hangin kabit dito. Ayan mga kabro, maraming salamat, mabuhay ka lahat, hanggang dito lang po.